Saturday guys, nag-isip ako, sabi ko ano ba yung kukunin ko, yung hotel or yung trabaho itong sa part-time. Hi guys! Good up, good evening pala. I will make tea also. Kape tayo. Ah, magkape. Mag-tea pala, mag-tea. Gusto ng mga bata, oh. Itong tin na to, si Jacob at Daniel, gustong-gusto nila. Bawa natin si Jacob. Later, da. So, guys, back tayo sa business natin. And guys, back to business tayo. So, gusto kong i-share sa inyo, guys, yung about sa aking work. Ano muna tayo? Na bata. Paghati ko na lang sila nantin ng dalawang bata, si Jacob at si Daniel. Sabi ko hatian na lang niya si Daniel kasi sa yung, 'di ba naalala niyo po yung aking part-time noong sinolian ko ng pera, 'di ba may nagbayad po sa akin na client ko na nagbayad po sa akin ng 450, tapos yung bayad lang naman sa akin ay 5 hours, dapat total of 250. Tapos sinuli ko po yung sobrang bayad. Guys, lagi akong tinatawagan nila na magpa-part-time sa kanila. Kaya lang minsan po, last week ay meron ako mga part-time. Guys, sabi nila sa akin na nag-usap daw sila mag-asawa, na gusto daw nila akong kuning regular na mag-work sa kanila ng Monday to Friday. And then, titanong nila ako kung magkano ba yung bayad daw sa akin. Sinabi nila guys na sa panahon ngayon, mahirap daw silang kumuha ng mga ng tao na kukunin nilang mapagkakatiwalaan na katulad ko. Gustong-gusto daw nila ako. Tapos, malapit din daw ako sa bata at gusto ako ng mga bata. So, yun guys, kwento ko lang sa inyo. Yung kasing dating regular client ko, naalala nyo si Emma, yung sumasama sa vlog ko. Yung pong anak ni Emma na panganay is friend po noong amo kong yung ngayong pinagtatrabahuan ko, yung kumuha sa akin ng regular ngayon, yung pinagsulian ko ng pera. So, kilala na talaga ako nung anak niya kasi nga lagi siyang bumibisita doon sa dati kong pinagtatrabahuan. So, parang siguro nakwento nung bata na doon ako nagtatrabaho sa haba po ako namamlan siya doon sa pinakantaas nila. Yun nga kinausap nila ako na gusto nila akong kuning regular dahil gusto daw nila yung trabaho ko and mapagkakatiwalaan ako lalo na pagdating sa pera. So guys, sabi ko pag-iisipan ko muna and magtatanong din ako sa mga friend ko kung magkano ba yung tamang i-presyo ko sa kanila kasi nga ako naman ay resident dito at kung pwede nila kontrakan or hindi na. So, parang magandang idea sa akin kasi nga hindi ko na kailangang humanap ng mga client na kung sino sa Monday, sino sa Friday, ganyan. So, sabi ko na ganito yung presyo na kung gusto niyo akong kunin kasi po ako dito residente, ganito yung presyo ko kasi nga po per hour po yung bayad sa akin. Pero i-consider ko yung ganitong presyo sa inyo kasi nga parang malaking tulong na rin yun sa akin na hindi ko na kailangan magpa-BIBI kung saan-saan. Akin yung sa bagong itong client kong itong pinapasukan ko ngayong Monday kasi ngayon talaga yung starting namin. So, pabor siya sa akin guys kasi nga umaga lang yung pasok. At limang oras lang. Just imagine guys, 5 hours lang po yung trabaho ko sa kanila everyday, Monday to Friday. Tapos, bakante po yung hapon ko. Kung papasok po ako ng 8 o'clock, so 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1 o'clock, tapos na ang trabaho ko. And yung hapon ko, bakante na yun. And kung gusto ko pang humanap ng panghapon na trabaho, mas okay. Diba? Suwang ko sila, ma'am, na sabi ko, ma'am, pwedeng 800 euro. Yung napag-usapan namin, 4 days lang dapat yung ipapapasok sa akin. Tapos, 800 euro nga yung pinresyo ko. Tapos, tumatawad sila na baka pwedeng 700 na lang daw or 600. Sabi ko, ma'am, hindi po pwede kasi nga po ako ay per hour ang bayad ko sa kinukuha ko sa mga client ko. Tapos, sabi ko, ganito na lang, ma'am, dagdagan na lang natin yung araw ng dagdagan na natin, gawin natin 5 days, tapos 800 euro.
Tapos sabi ko, take it or leave it, madam. O diba, ako yung nag-condition, kunin nyo kung gusto nyo or hindi, walang problema sa akin. Kung gusto nyo, kunin pa rin ako mag-part-time sa'yo. Pagpa-part-time ako, kung hindi, okay lang doon sa akin kasi makahanap pa naman ako ng ibang client. So guys, sabi niya, sige, pag-uusapan namin ng asawa ko. So yun guys, yung family niya, yun yung pinagpa-part-time ko ng gabi. Nagbibibisit ako doon sa dalawang anak nila na malalaki naman na sila guys. Pag pumupunta sila ng party, so ako yung pinagkakatiwala nila sa anak nila. Guys, dumating na yung time na siguro na pag-isipan nila mag-asawa na kunin ako. So pumayag sila sa 800 euro guys na 5 days lang tapos 5 hours lang yung work and pwede pa ako mag-work sa hapon. Makapaghanap pa ako ng ibang client. So sobrang ganda guys siya. Although kung kukwentain mo siya sa 50 per hour, 5 times 5 times 50, 250, diba? So, parang medyo kulang sa akin compare. Pero kung consider ko na siya, guys, na sige, gawin natin 800 euro kasi nga, hindi ko na kailangan humanap pa ng ibang client. As in, automatic na monthly may 800 ako. Tapos, yung panghapon ko, depende na sa akin, gusto ko pa maghanap ng ibang client. Ito muna, guys, yung tinanong ko kay la ma'am. Sabi ko, ma'am, ganito, hanggang kailan nyo ba kailangan na mag-regular ako ng work sa inyo? Tapos, sabi ko sa kanya na, kasi baka mamaya niya, 1 month lang nyo akong kunin, iiwan ko yung iba kong client. So, parang unfair naman sa akin yon. So, ang sabi ni ma'am na, sabi niya, na gusto namin ng long-term collaboration sa akin dahil nga guys na, sa summer, kailan ba ang summer? Basta sa summer, doon sila kukuha na talaga ng yung regular na galing sa bansa nila kasi Lebanese sila guys. Kasi guys, yung dati kasi nilang stay-in doon na Pilipina ay nasa Pilipinas na at hindi na siya bumalik. Guys, nagkasundo nga po kami and pinag-isipan ko rin yan na kung kukunin ko ba talaga yung trabaho na yan. Eh kasi may offer din po, may isang offer din sa akin na work naman yun sa hotel guys. Hindi naman guys na pwede pa akong pasukan na work sa hotel. Malapit lang dito as in sa amin, walking distance lang. So tinanong ko muna yung sasahurin, yung oras ng trabaho. So guys, ang sahod dun sa hotel ay medyo mababa siya. Pero may contract yun, kumpleto lahat. Kaya lang 8 hours ang work at 5 days din ang pasok and 2 days off. 8 hours to 9 na ito 9 ba ang oras ng trabaho pero mababa lang siya guys ang sahod. Mababa lang nasa 700 plus lang yata or 6 plus basta ganun guys. So pinag-isipan ko siya na total na may pinapaayos kasi ako guys sa Pilipinas. May pinapagawa ako doon kasi gusto ko na pag-uwi namin ng mga bata in the future, iniisip ko kasi i-advance para may masilungan kami ng maayos sa Pilipinas. So yun na nga guys na tinuloy ko na at nag-usap na kami nung client kong yun na last week na Rona, ituloy na natin at kailan gusto magsimula. So yun sabi niya na pwede ba magsimula ka na sa Monday? And then nung Saturday guys, nag-isip ako, sabi ko ano ba yung kukunin ko, yung hotel or yung trabaho itong sa part-time? Na regular naman siya. So, chinus ko na lang guys yung sa dito sa part-time na 5 oras lang ang trabaho at masusundo ko pa si Jacob sa school or mahatid ko siya. So, yun guys ang pinili ko guys. So, pwede naman ako anytime na mag-apply dyan sa hotel dito. Anytime. Kasi ito namang trabaho ko dito sa client kong to na wala naman akong kontrata. Isa, dahil sa kailangan ko pa ng pera ngayon, kaya yun muna yung pinili ko yung part-time sa ngayon. Pero in the future, magre-regular job din ako guys. Kasi basta guys, hindi ko pa man masabi sa inyo yung plan ko. Kasi mas mahirap sabihin yung plan guys. Kasi hindi yun natutuloy. So mas pinili ko muna yan kasi doon ako mas kikita. At hindi man ganun ako kapagod. Although mapagod naman talaga guys maglinis ng bahay. Alam nyo yan kung gaano kahirap maglinis ng bahay. Lalo na kung mataas ang bahay at malaki. Yung bahay nila is medyo mataas. So, hindi naman sila ganun kakalat. Maalikabok lang. Kaya lang, dahil nga nami-maintain ko yung linis, hindi na sila ganun kaalikabok. Ang ano ko lang, plancha talaga. Yun guys, dahil yun nga nakasubaybay kayo sa buhay ko as a part-timer cleaner dito sa Romania. And kung may nakaka-relate man dyan. So,
ano ba yung mas maganda, yung part-time na pinili ko na 5 oras lang ang trabaho, pero malaki naman ang sahod. Guys, masaya ako dahil kahit papaano, mayroon akong regular job na fixed na makukuha ko siya monthly. Kaya lang sinabi ko dun sa client ko na ma'am, parang hindi ko accept yung monthly na pasahod kasi nga po dahil meron akong may ginagatas pa ako at may nagda-diaper pa sa amin. So weekly or every 2 weeks nagbibili po kami ng gatas. So hindi sa akin po pwede po yung monthly. Baka pwede niyong gawing twice a month. Parang every 2 weeks yung sahod ko po sa inyo. So parang magiging 400 euro ang sahod ko every 2 weeks. So yun guys, okay na rin sa akin yung guys. Kasi po pwede pa naman ako magtrabaho sa hapon at makahanap ako ng regular client din. Guys, meron pa po isang tao sa akin na regular client ko din yun, na part-time. Gusto din nila akong kunin, kaya lang Monday to Saturday siya and then may isang Sunday. Kaya lang sobrang haba po ng oras at hindi sa akin po pwede yun. Kung okay lang sana kung ako lang at wala akong family, pwede sa akin yung ganong trabaho. Kaya lang dahil po may anak ako, hindi sa akin po pwede yung sobrang haba ng trabaho. Pero malaki po yung offer niya, kaya lang hindi sa akin po pwede, lalo na hanggang Sabado yung trabaho. So yun, alam niyo naman ako guys, minsan lang ako nagpa-parting pag Sabado, pag as in kailangan ko lang talaga ng as in kailangan ko talaga ng pera, pinapasukan ko. Pero kung alam ko naman na kailangan ko talagang i-rest yung katawan ko, hindi ko talaga pinapasok na Sabado at Linggo. Kasi yung time na naipara po sa mga anak ko. At pang-bonding, makapag-rest din yung aking katawang lupa. Yun guys, I hopefully na makahanap din ako ng panghapon kong trabaho. Sa ngayon naman, okay-okay pa yan kasi hindi naman ako ganun nagmamadali kasi nga may regular na akong work. So yun nga lang, wala nga pang ngayon na kontrata. Pero okay lang yun sa akin kasi alam ko in the future mag-contract din ako, baka dyan din ako sa hotel pumasok. Kasi guys, sabi ko nga na may tinatapos pa po akong project sa Pilipinas. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking video and hopefully nagustuhan nyo to. And yun, comment down below guys kung maganda ba yung naging decision ko, kung yung napili ko guys. Maraming salamat guys sa inyong support sa mga video namin. And yun, hindi pa po ako makapag-video ng kaming magkakasama ulit nila Petro. Nagawa nga guys ng tuwing pag-uwi ako, nakaluto na si Petro. Hindi katulad pag Sabado at Linggo, talagang nandito lang ako sa bahay, nakakapag-vlog kami. Hey guys, it's me, my diary. Bye! Good night guys, ingat po kayong lahat.